Maraming salamat sa pagpapakilala sa akin o sa inyong lingkod. Nice ko rin magpasalamat sa inyo sa panyaya sa akin sa pagtitipon ng mga nagmamahal sa wika. Ang aking presentasyon ay tungkol sa kalagayan pangwika sa Japan noon at ngayon. Lumaganap ang standard Japanese language sa lahat ng sulok ng bansa dahil sa una, paggamit ng pare-parehong textbook sa pagtuturo at pag-aral, at ikalawa, mataas ng enrollment rate, 94% noong 1907 na mga estudyante sa mababang paaralan. Sa kasalukuyan, ginagamit ang wikang Hapon na walang anumang alinlangan, ngunit dapat matanto at mamalayan ng mga tao na ang wikang ito ay hindi isinilan ng natural at ipinatay lamang sa wikang inutos ng Estado o pamahalaan. Noong Oktubre 23, 2013, noong nakaraang taon lamang ito, ipinahayag ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ng Japan na sisimulan o susubukan ng opisyal ang pagtuturo ng Ingles sa mga estudyante mula ikatlong baitan pataas sa mababang paralan bago dumating ang taong 2020 kung kailan gaganapin ang Olympic Games sa Tokyo. Sa ngayon, dehado ang mga Hapones sa kakayahan sa wikang ito. Lagi silang pumupuwesto sa halos pinakahuli sa TOEFL test. May mga sumasang-ayon sa naturang panukala ng Estado, ngunit mukhang mas maraming nag-aalinlangan sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga Hapones sa Ingles at nangangamba pa sa masamang epektong idudulot nito.